Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, itago niyo po ako sa pangalang Edson. Kuya E, isa rin po ako sa mga nagpapasalamat sa inyong channel. Marami pong stories na nakukunan ko ng aral. Tama nga yung mga binabanggit nila na napakalaking tulong mo sa mga tao na nais magbahagi ng mga hindi maibahagi sa kanilang pamilya, kaibigan. Ako po hindi naman ako lumaki na tagong-tago pero syempre limited lang ang nakakaalam tungkol po sa aking pagkatao. At hindi ako nagmamalinis Kuya E pero open din naman ako sa mga karanasang minsan lamang din mangyari sa aking buhay. Isang karanasan na masasabi kong aksidente lang talaga na mangyayari at mangyayari pala. Naisip ko na magbahagi ng aking kwento nang marinig ko yung kakaibang kwento tungkol doon sa kakaibang halimuyak. Ang dami kong tawa doon Kuya E at naaliw din ako sa tawa mo. Pero serious matter din yon. Na dapat ay malinis tayo sa katawan kasi hindi natin alam kailan may lalantak. Ang tinutukoy ko po ay ang karanasan ko na hindi ko malilimutan sa Dangwa Kuya E, yung bilihan po ng Bulaklak sa Maynila. Kuya E, nagpasama kasi sa akin ang friend ko upang mag-canvas ng mga bulaklak sa Dangwa. Sabi niya, doon na raw kami magkita na ginawa ko naman. Ang siste, naipit siya sa traffic Kuya E at tipong napaaga din kasi ako. Lalo na eh nag-book ako noon ng Grab kaya napaagang ako. Bad trip ako noon kasi siya ang nagyayaya tapos alam niyo yung sasabihin na paalis na pero hindi pa pala nakakaalis ng bahay. Sure na abuti ng oras bago makarating. So well, to cut the story short Kuya E, ay para hindi naman ako mabad trip, nakakalibang din naman na magtingin-tingin ng mga bulaklak Kuya E. Doon ay nilibang ko na lang ang sarili ko. Nag-food trip, nag-picture din ng mga bulaklak. Hanggang sa matigil ako sa isang stall Kuya E. Hanggang isang lalaki Kuya E ang tumawag ng aking pansin. Nakasando ito pero batid ko ay hindi naman siya tendero doon kasi may kaputian siya. At in fairness ay may angking kagwapuhan. Mukha siyang foreigner Kuya E pero na magsalita ito straight naman ng Tagalog. Ano po yun? Sabi niya. Sabi ko, ay, nagtitingin-tingin lang ako kasi yung kaibigan ko nagpasama matatagalan daw, nauna ako dito. Ah, ganun ba bossing? Dito na po kayo bumili sa amin, no? Fresh naman ang mga bulaklak. Tingnan mo, marami pa dito sa loob. Naisip ko na oo nga at fresh din ang tindero. Napansin ko rin na nag-iisa lang siya doon. Sabi ko, ikaw lang ba yung tao dito? Sabi niya, nako, naiwan lang ako dito. Nabilinan lang ako ng nanay ko. Hindi naman talaga ako tumatao dito eh. Napakamot ng ulo ang itago natin sa pangalang Austin. Si Austin, maputi. Para siyang Bombay na maputi. Ganon, Kuya E. Kaya nang inalok niya ako na pumasok doon sa kanilang maliit na stall ay pumayag ako tumupo. Tinapatan pa niya ako ng electric fan dahil sa mukhang nainitan daw ako. Nang maupo ako, napagmasdan ko lalo si Austin nang may magtanong sa kanyang ibang customer. Ang cute naman ng bata na to. Napatingin ako doon sa buhok doon sa kilikili niya na medyo malago. Alam mo yung mainit nga kasi kaya medyo pawis siya pero mukhang ang linis-linis niya. Ang shorts pa niya ay yung pinutol na denim na may sira kaya makikita mo na may angking kaputian talaga pati yung legs niya. Hanggang sa may bumili na sa kanya, tinawagan ko ang aking kaibigan at yun pa rin, malapit na raw siya. Sabi ko, nasa estasyon ka pa lang yata ng tren, malamang malayo ka pa. Pero sa sarili ko Kuya E ay ayos lang kasi naman may gwapong nilalang na kumupkup ba sa akin. Kumupkup talaga. Hanggang sa hindi ko na malayan na wala na palang bumibili at nahuli ako ni Austin na tumitingin sa kanya.
Nakapamili ka na ba o iba ang gusto mo? Sabi ko, ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi naman ako mamimili yung kaibigan ko. Nagulat naman ako kuya eh kasi ang sumunod na ginawa niya ay humawak doon sa bahagi ng shorts at tipo bang sinukat pa yon habang sinasabi na pwede naman ito. Sabi ko, ha? Bakit? Paano mo nasabi? Sabi niya, okay lang. Pangkain, pangload lang, okay na to. Sa totoo lang ay kinabahan ako kung paano niya ako nabasa pero at the same time ay natempa ko na patulan yon. Sabi ko, bumulong ako sa kanya na saan naman? Inginuso ni Austin ang lugar kung saan may maliit na pwesto doon na tago. Sabi niya, pwede na dyan, no? Sabi ko, loko, baka mamaya may bumili. Sabi niya, hindi yan, tatawag naman yan eh. Di, bilisan mo na lang isubo. Nagulat ako sa mga salitaan ni Austin na noon ay umuna nang pumunta doon sa bahagi ng stall na tila animoy maliit na silid. Kinakabahan ako kuya eh pero hindi ko napigil ang aking sarili na sundan ng bagets. At sadyang napakahilig talagang mambulaga ng bata kuya eh dahil tipo bang nakahanda na ang hotdog o pops niya sa akin na kung anong puti niya ay mamula-mula naman yon. Alam ko kuya eh, nasa public place pa rin ako pero hindi ko mapigilan talaga ah nang makita ko ang tinatagong malaking lihim ni Austin. Kumawi pa ako doon sa bandang dibdib pero sinabi niya na doon na raw agad sa may baba kuya eh. Alam ko mainit sa lugar na yon pero hindi ko man lang naamuyan ng kakaiba yon kuya eh. Wala siyang ibang kakaibang halimuya kundi mabango. Siguro sabi nga ay nakadagdag pa doon na nasa paligid namin ang mga bulaklak kuya eh na mga pagkabango-bango. Masasabi kong halos mabulunan talaga ako kuya E sa angkin ni Austin na super talaga na na-enjoy ko hanggang sa mabilis nga ang pangyayari na tila ba pinasimot pa niya sa akin. Hanggang sa nagulat ako na may biglang tumawag sa telepono ko kuya E. Nagri-ring yun at yun nga ang aking kaibigan. Doon nagmandali na rin si Austin na parang walang nangyari. Binigyan ko siya ng halaga na sinabi niya sa akin na kahit daw pangkain, panload lang. Dinagdagan ko pa. Sabi niya, ayos to ah. Dito mo na pabili ng tropa mo ah, ang kaibigan mo para makita rin ang tindahan namin. Nakabonus ka naman eh. Wika ni Austin. Sinundan pa niya ng pagtatanong, malaki ba? Sabi ko, oo nga eh, malaki. At sinabi niya sa akin na kung gusto ko kunin ang number niya, pwede ko naman siyang i-text at maraming daw naman ang mga murang lugar doon at hindi lang doon sa tindahan. Kami magpaparaos sa susunod. Nakakatuwa si Austin, ganun kasimple mag-alok at parang sanay na siya sa ganun. Sabi ko, hindi ka naman sanay na ganyan ang gawin mo? Sabi niya, uy, grabe ka, hindi naman, mukhang okay ka naman. Hindi naman ako basta-basta magpapasuso. Bilib din ako kay Austin, napakabulgar ng mga salitaan pero hindi naman siya yung garapal na tao dahil nakakatuwa da naman binili pa niya ako ng soft drinks at baka daw nauhaw ako. Sa totoo lang, nalalasahan ko na yung katas mo, sabi ko. Ayos yung soft drinks, mampawala yan, sabi niya. Pero hindi nga, hindi mo naman laging ginagawa yan. Sagot ni Austin sa akin, minsan lang nga, kapag syempre trip ko na makain din, ikaw ang galing mo nga eh. Pinula mo pa ako, sabi ko kay Austin. Hanggang doon muli tumawag ang aking kaibigan at doon nagkita na nga kami. Sabi niya, kaya daw naman pala ako hindi sumasagot dahil sa huwafu daw naman pala ang kausap ko. Pati siya ay nabigla sa itsura ng tao sa tindahan na nakakatuwa. Kasi matagal na raw siyang bumibili doon sa stall na yon pero hindi naman niya nakita si Austin. Naisip ko na tama nga ang sabi niya, hindi naman talaga siya tumatao doon, napagbilinan lang talaga. Nakakatawa kasi nilalandi-landi pa siya ng kaibigan ko pero hindi naman niya
Hindi niya alam na nauna ako. Doon sa mismong loob ng stall sa likod ng mga halaman at mga bulaklak. Yun nga Kuya E, ang ending ay doon nagpa-reserve o umorder ng aking kaibigan ng bulaklak. Doble ang kita ni Austin pero sabi ko sa sarili ko, Buenas din naman ako dahil nakuha ko ang guwapong bata. Sa mabilis ang mga ganap, hindi ko akalain na ang ganong kagwapong si Austin ay makukuha ko sa maliit na halaga. Well, iyon naman ang unang beses ko Kuya E na masingil ng lalaki pero ganun talaga siguro. May once in a lifetime experience yon na sasabihin kong kahit na nga ba gumastos ako ay panalo naman siya. Simula noon Kuya E, kahit nakuha ko na ang number ni Austin, hindi ko na rin naman naulit pa na magparamdam sa kanya. Ewan ba? Siguro sumagi din sa isip ko na hindi naman talaga ganun ang hanap ko o yun bang need pang magbayad para lang magkaroon ng makakaing paps. Pero aaminin ko na ilang beses kong naisip na kontakin si Austin pero ang layo kasi para lang dayuhin ko pa siya. Hindi naman siguro ako ganun kael na muli pa siyang dayuhin. Pero syempre, darating at darating ang araw na tila ba namimiss ko yun, Kuya E. Nag-message ako kay Austin, Kuya E, hindi ko na rin napigilan at sinabi kong kumusta. Pero agad-agad tumawag siya. Pero nagulat ako dahil babae ang sumagot. Sabi ko, wrong number. Sinabi ko, akala ko po ay si Austin kayo. Medyo matanda ang boses at inabot. Sabay sabi niya, Austin, sayo daw. Nagpakilala ko, Kuya E. Yun pala, nalaman ko na nanay pala niya ang sumagot noon na sabi ko, bakit number na nanay mo ang binigay mo? Sabi naman ni Austin, hindi. Hindi daw, hiniram lang daw niya kasi may tinawagan daw. Sakto namang text ko. Ano, magkikita ba tayo? Sabi ko, ang layo mo naman kasi. Para biyayin ko lang yung paps mo. Sabi ni Austin, gusto mo ako bumiyahi sa'yo. Wala namang problema. Sabi ko, wag na uy. Baka naman singilin mo pa ako ng mahal. Sabi niya, grabe ka naman. Hindi naman ganun. Pwede naman ako mamasyal sa'yo. Hindi naman kita sisingilin ng malaki. Sabi ko, uy, kahit na malayo ang sa amin. Kahit na malayo ang sa amin para puntahan mo ko. Sabi niya, sige na nga. Pero basta kung mapasyal ka dito ha, sabihin mo lang sa akin. Marami mga pasikot-sikot Kuya E pero ang ending ay muli nagkita kami ni Austin sa isang malamig na lugar na. At syempre, hindi na lang yun sa pagkain kundi sa pagpasok sa aking lagusan. Grabe, halos hindi ko yan. Hindi ko yun kinaya Kuya E pero sige nga, sa ngalan ng kaelyahan. Muli, na-enjoy ko ang araw na yon kasama si Austin ng magdamag, Kuya E. Masasabi kong sulit na sulit yon at minsanan lang naman na mangyari talaga. Mula noon, Kuya E, ay hindi na ulit na ulit yon. Hanggang 2 beses lang. Pero masasabi kong hindi ko talaga malilimutan yon dahil sa itsura at ang kini Austin na winning moment para sa akin. Maraming beses pa rin nang ulit si Austin pero naisip ko Kuya E na hindi na siguro para mas gumastos pa ako ng gumastos sa lalaking. Alam ko naman na ang habol lang ay pera na hindi naman talaga pang relasyon. Siyempre kahit ganito ako, naisip ko pa rin na mas gusto ko ay magkaroon ng magmamahal sa akin na out siyempre ang pera. Hanggang dito na lamang po Kuya E. Alam ko, hindi naman po kagandahan ang story ko pero gusto ko lang talagang i-share ang kakaibang karanasan doon nga sa lugar na akong tawagin ay Dangwa na nagpapaalala sa akin ng araw na magawa ko yon nang hindi inaasahan. Maraming salamat po, Edson. Ayun, may kanta dyan sa ano yung sa Dangwa, yung ang tawag yun? Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Ayun lang, pero hindi, oh yun eh, hindi kayo na puno ng pag-ibig, iba yun ang puno yung bibig mo. Well, nakakatuwa no, dahil naalala mo pa yung ano, yung sobrang light lang ng story no. Naalala mo pa yung ano, yung kwento ng ano, kakaibang halimuyak ha, o oh, diba? At least ibang halimuyak naman yung naranasan mo at sinabi mo nga na
na mabango, bagets, ayun. Anyways, wala naman tayong kailangang ibigay na payo tungkol dito sa ano, sa liham na pinadala mo, Edson, na sabi mo nga ay once in a lifetime experience mo lang, 'di ba, na hindi mo inakala, na sino ba naman mag-aakala na ikaw ay biglang magkakaroon doon pa mismo sa stall. Nako, patay kayo, ayan. Marami tuloy maghahanap diyan sa stall sa ano, sa Dangwa kung saan nangyari 'yon. Muli, maraming salamat sa iyo, Edson, at sa patuloy po na sumusubaybay dito po sa ating channel. Kahit anong kwento po yan, babasahin po natin. Lalong-lalo na limited. I mean, yung mga sumusulat kasi ay hindi naman kasi ganun kadami. So, nadidiretso natin yung aking pag-re-record. Lalong-lalo na kapag nagpapadala kayo ng inyong mga liham. Muli po, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay, pagtitiwala, pagsuporta, lahat na pakikinig. At yun nga yung sinasabi ko, possible, nag-inquire na ako sa mga sa printing, pero medyo kailangan syempre ng budget. So yung The Man from Supermoon ay pwede po natin siyang gagawin ko po sana siyang libro. Ayan. At syempre, nadun pa rin naman yung plan na maging series yun. Kaya lang, baka hindi pa talaga ano, sooner. Yun. So yun po, sa mga gusto pong mag-avail po, malayo pa talaga. So may, pwede pa kayong ano, mag-ipon ng ano, sobrang tagal. Hindi naman kamahalan yung, ano, yung book. Yung tamang-tamang presyo lang. So sana po ay mag-suporta po kayo at malalaman ko po syempre sa mga comments nyo kung okay sa inyo na gawin po nating libro yung The Man from Supermoon. At lalong-lalo na doon sa mga hindi naman nakaabot nung The Man from Supermoon, at least, 'di ba, ay mababasa nyo kung ano yung istorya na yon. Muli po, maraming salamat po sa patuloy po na sumusubaybay dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.